Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na sagot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at napitiyak mo, di ka maalam. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kalma pahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpientes liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng mabuting balita. Himpilang pinagpala. Ang himpilan ng DWXI at timong kasabi sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Tora sa ating himpilan, dako ng Makati City, 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang tagapagligtas, salita mo ay di kukupas ang pag-ibig.
totoo, sapat ang pagpapala mo, kahanga-hanga ka Kristo. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin, sa amin mga suliranin. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Purihin, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Isa pong mabiyaya at magandang-magandang umaga ang patuloy naming pagbati para po sa programang Kawikaan, Karunungan, Pray Over and Counseling. At ang inyo pong mga kapatid na makakasama minsan pa sa umagang ito, Brother Dennis Frias po, at muli kasama po natin ang ating igsuon. Kami pa rin. Ang inyong Otto Dinigugma, Brother Bay Gonzales. Ayan. Siyempre si Brother Loreto Mancio, patuloy natin kasama sa ating technical side. Okay, tayo ay manalangin po muna sa Panginoon sa ating panimula. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin, sambahin ang iyong banal na pangalan. Ang sa aming patuloy na pagdulog, O Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng iyong paggamit sa pumagitan ng himpilan at ng programang ito, Panginoon. Minsan pang iyong kasangkapanin ng iyong mga abang lingkod, linisin ang aming puso at ang aming isip, ang aming labi. At patuloy na maging daluyan, O Diyos, ng iyong mga salita na patuloy na nagpapaalaala sa amin ng iyo pong banal na kalooban. Muli, maraming salamat po at inaangkin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus ang katagumpayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness.
of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you will close like no other. I've known you as a father. I've known you as a... Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid namin sa Panginoon na patuloy na sumusubaybay sa Himpilang Pinagpala, ang Himpilan ng Mabuting Balita, at lahat ng mga nanonood sa YouTube sa Delta Broadcasting System. Tayo po ay dito po ang programang Pre-Offering Counseling on the Air. Ang una po, pinapapalooban po ito ng aral na hango sa Aklat ng Kawikaan. Pangalawa po, yung pagtanggap ng inyong mga tawag sa telepono, Pre-Offering Counseling. Tayo po, Brother Dennis, magandang tanghali na yata to. Malapit na. Ayan, dadako tayo ngayon sa ating aralin. No? Ayan, yung ating piling pagbasa sa hango po sa Aklat ng Kawikaan, eh, dito po natin masusumpungan sa Proverbs chapter 7, verse 3. Ang sabi po dito, keep my teachings with you all the time. Write it on your heart. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Yan po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayan. Meron silang ano, Brother Bay, ang mga Hudyo, may mga kostumbre sila. Oh, yun. Patungkol dito sa mga paalaala tungkol sa salita ng Diyos. Mm-mm. At isa na nga dyan, yung sa kanilang mga kasuotan, yung may mga pilakteria na tinatawag. Yung may sabi, pantali. Oh, pati yung mga kamay, yung ulo. Para wag silang makakalimot. Bo. Kasi ang tao talaga, madali daw ano eh. At diba, yung ang tao ay marupok, kay daling lumimot. Marupok na, madali pang lumimot. No? Lalo na pag tumatanda na, malito. Ay, nako, pagtigulang na. No? Ay, kaya nga yung ebanghelyo ngayong araw nito at ng mga sumusunod ng mga araw, ay patuloy na nagpapaalala ang Panginoon, nagpapakita siya para ipaalala sa kanila yung kanyang mga sinasabi nung siya ay nabubuhay pa at yung kanyang mga ginagawa. Ay mga pagpapaalaala din kung ano yung mga ginawa niya noon na patuloy niya pa rin ginagawa hanggang sa ngayon. Tama. Kasi ang Diyos naman ay anumang panahon, siya pa rin yun. Bukas at magpakailanman, siya pa rin yun, Brother Dennis. Oo. No? Walang hindi nagbabago ang Panginoong Diyos. Amen. Tao lang nagbabago. Tao lang. Tao lang nakakalimot. Oo, ang Diyos din nakakalimot. Oo, salamat sa Diyos. At bukod dito sa itinatali, no, sa mga Hudyo, yung sinasabi ng Hudyo na bumili sa lupa ni Brother Mike noon, na inuukit sa hamba yung salita ng Diyos, lalo na ang pangalang El Shaddai. Oo, meron silang ano, yung tinatawag na Mesusa. Ah, ganun ba yun? Yung Mesusa ay isang sisidlan na nilalagay sa mga hamba ng pintuan. At yung laman, no, yung Shema, yung Deuteronomy 6 ang nakalagay doon. Pag pumapasok sila sa bahay, hinihipo nila yun. Ba. Tapos paglalabas sila, hipuin nila. Nila oh, para, ay, ligtas sila talaga, no? No, ang ano nun, eh, ano, eh, para sa pagpasok mo at paglabas mo, eh, kasama mo yung pagpapala ng Panginoon. Oh, pag-uwi, pagpasok, biyaya, oh, paglabas, no? Yun. Kaya ano talaga, hindi mo makakalimutan kasi nandun eh. Oo. Kaya maganda yung ano nila, yung mga kostumbre nila. Kasi tinuruan sila ng Diyos na lagi nilang alalahanin siya. Oo. Alam mo, Brother Dennis, no? Pag yung habit mo na, kasi ako kasi pagkagising ko sa umaga, ang habit ko pagkatapos ng medyo okay ng pakiramdam, yung Psalm 91, saka yung The Lord's Prayer, doon ako mag-umpisa. No? So, ilang taon ko na ginagawa. Pag yung habit mo na pala, hindi mo pwedeng kalimutan. Parang yun na yung buhay mo, yun na yung gagawin mo na napakasarap. Alam mo, yung taong may commitment, yung committed talaga sa Panginoon. Hindi talaga nakakalimot yan, Brother Dennis, doon sa Panginoong Diyos kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Oh, mayroon akong napanood na isang sikat na artista sa Amerika, Brother Bay, si Denzel Washington. Ah, oo.
Eh, ngayon, ang ginagawa daw niya pagkagabi, yung kanyang tsinelas daw, nilalagay niya dun sa ilalim ng ano, ng higaan. Tapos, inaano niya. Para pagising niya sa umaga, pagkukuha niya, luluhod siya. Maalala niya, magdadasal siya. Kasi kukunin niya yung tsinelas, luluhod siya. Kasi, di ba sikat na action star yun? Oo, inaano niya na para paalalahanan siya na manalangin muna. Yun. So, bago ka magsimula ng iyong araw, eh, dasal muna. Ang ganda naman ng kwan yan, no? Simple lang yun, pero pag ginaya mo yun, pagpapala doon sa nag-share na yun, yun din pagpapala na natin sa iyo. Tsaka, meron kasi tayo, Brother Bay, di ba, may mga good habits. Meron din mga bad habits. Ayun. Yan, di ba? So, sabi nga doon sa isang awitin, hard habit to break. Yung sinasabi mo kanina. Kapag naging habit mo na yan, kuminsan parang mga bisyo din yan eh. Ang hirap-hirap tanggalin. Pero, kinakailangan. Pero ang pinaka maraming habit ng mga tao, yung katam. Ano yung katam? Katamaran. Kaya waasinso eh. Because of katamaran. Katamaran. Habit din yan, Brother Dennis eh. Ay, sabi sa Biblia, wag daw pakainin eh. Hindi ba? Kasi yan ang mga ano eh, hindi magagandang mga habits. Kaya kahit ang ano, ang mga Hudyo, eh mga Hapon, Brother Pai. Ang dami nilang, di ba? Pagdating sa mga habits, mga bata pa lang sila. Makikita mo, naglalakad sa kalsada, hawak-hawak ang kamay, di ba? Yung mga bata, tinuturuan na nila maging independent. Marunong na mamalengke, yun. Marunong nang magluto, kahit na bata pa lang. Tsaka, kuha nila yun, eh, kinagisngan. Mm. At saka, ang magandang habit to, nung tinanong ko yung si Kuya Rogino, sa sa Hapon, alam na naman lahat ng Japanese, kasi maliit pala siya tinuturo, na paglaki mo, huwag mong iasa kanino man, kahit sa magulang mo, yung laman ng wallet mo. Yan yung ikaw ang maglalagay ng laman yan. Oh, kaya yung mga Hapon, minsan, kini-question nila yung ano eh, yung mga Pilipino. Kasi di ba, syempre, pag nagkaroon ka ng asawa ng Hapon, tapos magpapadala ka ng ano, pera sa lagi, ano. Lagi. Minsan ang ano nila kasi sila, ayaw nila yung ano eh, yung gusto nila pag sikapan mo, ikaw ang ano, ikaw ang gagastos ng sarili mo. Tapos hindi ka magiging burden sa ibang pabigat, mga tao. Pabigat, oo. Kaya nga doon, Brother Bay, di ba, nung sa tinitiran din namin doon, meron kaming kapitbahay na matanda doon sa itaas. Kahit matanda, nagbibisikleta pa, tapos nagtatrabaho. No, yun. No, pag sa tren, nakasabay ka ng matanda, tapos papaupuin mo, magagalit pa sa'yo eh. Sanay sila sa hirap eh. Anong akala mo sa akin na mahina na ako? Ano ba? Hindi, pero sa atin naman, may mga kostumbre naman mga Pilipino na magaganda din, na sana nga lang eh, napapanatili pa. Mm. Eh, kasi ang mga Hapon, napaka-respetado, di ba? Yung kanila kapag... Halimbawa, nadungisan mo yung pangalan nila, wala na. Magharakiri na yun. Oo, tsaka makikita mo, ako nakakita ako doon sa bangko, nagkaroon sila ng ano, ng parang pagkakamali. Lahat sila nakaluhod. Hihingi ng tawad sa mga tao. Tindi, no? Eh dito, nagkamali na. Hindi pa humingi ng, hindi pa umamin eh. Subasubra na nga yung ninakaw eh. Subasubra na nga yung kinupit eh. Oo. Nagmamalaki pa eh. Oo, eh, sa kanila talaga pag... Ano sa kanila yung pangalan, yung prinsipyo, yung dangal? Ang Hapon kasi kaya yung mga general, mga kwa na, pag nabigo sila sa misyon, nagaharakirin na lang sila. Kasi mas maganda yung mawala ka sa mundo kaysa nabuhay ka na wala kang dangal. Oo, yung napakahalaga. No? Sa mga tao kasi ngayon, pagdating sa moralidad, Brother Bay, parang kinalimutan na yun. Eh. Lalo na yung mga taong KBL. Ano yun? Pupunta lang sa simbahan pag mayroong kasal. Pupunta lang sa simbahan pag mayroong binyag. Pupunta lang sa simbahan pag mayroong libing. Tawag ko na rin. Seasonal, seasonal, no? Ang alam ko yung ano yung dating ano ng ano ng partido. Ay, hindi. Paano yun eh? Kasal, binyag at libing. Doon lang pupunta sa simbahan kasi ninong... Kasi kamag-anak yung namatay, no? So hindi ganoon ang Kwan, Brother Dennis, hindi magandang kaugalian yung alam mo yung mga taong malapit sa Diyos, no? May kwan doon, may di umulan nung ano, no? Umulan nung nagradyo ako ng nung ako lang mag-isa. Yung Biyernes Santo, ano ba 'yun? Basta kwan 'yun Ano 'yun? Biyernes Santo. Biyernes Santo. Oo. Nandoon ako.
na malakas ang ulan doon sa malapit sa Jollibee. May matanda doon na ano na mahigit 80 na. Oo. Nagkukwentuhan sila ng gwardiya. Sabi ng gwardiya, ilang taon na kayo tatang? Ay ako, may kita 80 ako. Ha? Sabi niya, ikaw, eh, kuan pa, eh, pare, mukhang ano ka na, mukhang 90 ka na, sabi ng ano, na matanda. Alam mo, tinanong siya ng gwardiya, anong sikreto mo, tatang? Sabi niya, isa lang sikreto ko. Ha? Ako'y nagpapawis araw-araw at hindi ako nakakalimot na magsimba araw-araw. Yun lang, sikreto ko, wala na. Pero hindi ako nagkasakit simula nung ako'y magbinata hanggang ngayon. Wow. Yun pala ang sikreto, sabi niya. Habit niya daw yun, habit niya. Eh, good habit yun. Good habits. Habits, no? Produces good things. Oh, at nasisir pa niya, kaya sabi niya doon matanda, kaya ikaw yun din gawin mo. Sabi ko, mas maganda itong lumakas ang ulan. May kausap ka lang. May kausap na ano, no? Uh-huh. So, bira lang taong mayroong Brother Dennis yun eh. No? Kaya nga, maganda yun, yung paalaala. Yun. Eh, gamot daw yun eh. Taong, taong na, nakakalimot. Eh, ang tao, ano to, marupok at ano? Kay daling lumimot. Sabi doon, ang tao'y marupok kay daling lumimot, sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. So siyang pinagmula ng lahat ng bagay. Kaya marahil nga, ang mga alaga din, kahit na sinasabihan ng ilang ulit, eh hindi pa makaunawa, eh ano pa rin, patuloy pa rin pinapaalalahanan ng Panginoon. At ganoon din naman tayo sa mga aral ng ating punong lingkod, sa mga aral na napapakinggan natin, yan ay mga palaala ng Panginoon ang sa atin. Kwan dito, isa pa sa nakita ko dito, no? Ito'y itali mo sa iyong mga kamay. Oo. Bakit kamay? Kasi ang gumagawa naman ng kasamaan, kamay. Kamay, oo. Eh, pag tinalian mo yan ng kabanalan, salita ng Panginoon, hindi nagagawa ng masama yun eh. Pag pumunta ka ng Brother Bai, tapos pumunta ka sa Jerusalem, makikita mo hanggang ngayon, meron pa sila niyan. Meron nakatali sa ulo. May parang maliit na libro eh, nakatali sa ganun. Tapos nakatali. Oo. Yung parang libro na maliit, tapos may nakatali sila sa kamay. Tapos ang mga damit nila, yung mga kasuotan nila, meron silang mga parang abito. Tapos mga naka-Amerikana silang itim. Yan yung, ganun. Oo. Iba-iba kasi may mga taga-dosal din sila eh. Pag pumunta ka dun sa, ano, sa Wailing Wall, sa Western Wall, makikita mo may mga yung mga Hudyo na wala sa Israel, nag-ano sila? Nagbibigay sila ng ano? Parang gift? Oo, dun sa mga tagadasal nila dun para ipanalangin sila. Ayun eh, hindi pala masama yun eh. No? Eh, iisipin mo dun kayo pagdadasal dun sa templo. Tapos ano yun, yung talagang gumagalaw lahat. Kuwan talaga yun. No? Oo. At saka pag ano dun, pag lumabas ka, hindi ka po pwedeng lumabas patalikod. Ha? Lalabas ka dun, kailangan nakaharap ka pa rin dun sa pader. Pa-atras ang ano mo. Kusumbre nila eh. kahit na yun doon sa ano, yung sa libingan ng Panginoon, di papasok ka. Matindi ah. Ang labas mo doon. Ang labas, hindi patalikod. Huwag ka tatalikod. Nakaharap ka pa rin. Hanggang sa umano ka. Matindi. Oo. Marami naman natutunan si brother Tony Gonito. Eh, magpunta ka doon makikita. Tsaka magsusot ka ng kipa, yung inalagay sa ulo. Kasi kahihiyan daw yung walang takip ang ulo eh. Kaya doon, bago ka pumunta sa Jerusalem at dadalaw ka doon, meron doon parang binibili. Oo. Lalagay ka sa ulo. Para respect, no? Oo, respeto. Ang kwan naman, ang mga turista, bago naman yan, kwan, binibriefing muna ng ano? Oo. Ang mga tour guide. Tsaka pag kasama mo kasi doon, katulad tayo, no, nandun tayo, kasama ko doon yung pare eh. Kaya pinapaliwanag niya sa akin yung mga lugar. Pero talagang ang Jerusalem, yan ang pinakapaborito kong lugar doon. Oh, ganun? Talagang... Kasi dun, andun yung pinaglinisan nun sa ano niya, sa katawan niya. Andun yung pinagpakuan sa kanya. Andun din yung libingan niya. Ang meaning kasi ng Jerusalem, sinabi ni Lord, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Oo, yun ang lugar na para ang meaning doon, mayroon akong na-preaching na pakinggan eh. Ang meaning ng Jerusalem ay the holy city. Tapos yung bread of life, kamalig ng tinapay, ng pagkain ng buhay ay Jerusalem pa rin. Oo, doon sa lugar ng ano. Oo. Kaya yun ang gustong-gusto ko eh.
nung ako ay pauwi na, bago ko umuwi, dumalaw pa ako doon bago ko umuwi. Ba, matindi no. Talagang, yun nga, alaala, paalaala. Kaya yan ay napakahalaga. Oh, tapos sinabi na isikapin mong matanim sa iyong isipan. Bakit sa isipan itatanim? Bakit hindi sa puso? Ang gamit kasi minsan ng puso tsaka isip sa Biblia, isa lang. Ah, ganun. At tsaka yung halimbawa, yung obedience. Hmm. Pag tinignan mo yung sali niya sa wikang Hudyo, yung ano, Shema, yung obedience at tsaka yung pakikinig, isa lang. Kaya may, hindi mo pa pwedeng paghiwalay yung pakikinig tsaka pagsunod. May natutunan na naman si Gillian Javier nito. Shema. Hero Israel. Yan yung sabi natin po nung lingkod, ang unang utos makinig. Eh. Kaya ang nabasa ko rin yan, Brother Dennis, sa Colossians 3.16. Oh. Itanim ninyong mabuti mm-hmm. ang salita ni Kristo sa inyong mga isip. Oo. Mm-hmm. Kaya isa lang pala yun, puso at isip. Puso at isip. Oh. Kaya sa ano eh, yung puso at isip, puro ibig sabihin yan yung ating kalooban. Mm-hmm. At saka itinatanim talaga kasi kung ano may itinatanim mo, tutubo yan. Oo. Oh. Nakikita yan sa buhay mo. Eh paano yung mga taong wala ng isip? Ay, ibang usapan na yan. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang Biblia nagsasabi, sabi doon ng ano, God has given them to a mind of depravity. Mm-hmm. Yung kasing tao minsan, wala na sa katinoan eh. Eh, diba? Kaya ang ginawa sa kanila, kung ano yung gusto nila, hinayaan lang sila kasi ayaw na nila makinig. Eh, yung mapaglubid ng buhangin. Ah, ano naman yan? yung gumagawa ng istorya yan. Eh. Tulad yan, nagliliparan ngayon yung mga vlogger na walang ginawa. Na siraan yung tao. Ano kasi, Brother Bay, minsan hindi magiging viral kung hindi ano eh, kung hindi katawa-tawa at kung hindi ka panipaniwala. Kaya kung minsan nga yan nakakapagtaka sa mga tao ngayon, ang pinapatronize ng mga tao ay yung mga bagay na parang walang halaga. At saka yung ano, walang kakwenta-kwenta, no? Pagbibintang, pagbibintang, paninira. Oo. Pero napakalaking ano yan, ha? Brother Bay, ha? Yung sabihin na natin, yung social media, kahit saan larangan, ginagamit yan. Eh. Lalo na sa mga politiko ngayon. Pero dito pa rin ako sa stream media eh. Oo. Kaysa social. Oo. Kasi maingat ang mga TV, radio eh. Oo. Kasi kumpanya talaga 'yun eh. Yung mga social media wala naman silang binabayaran diyan eh. Libre 'yan eh. Mm. At saka ano, ang ano kasi ngayon, kinakailangan talaga maging maingat din. Oo. Dahil lahat ng sasabihin mo eh ano 'yan eh. Pananagutin ka. Babalik sa iyo 'yan eh. Oo. Kaya tama din sabi ng guru namin, bago daw kami, lalo na mga mangangaral, sabi niya mag-ingat kayo sa lahat ng binibitawan niyo kasi sa tao 'yan umaano. Tinatanim. Mm-hmm. Kaya siyempre, kung mali ang ituturo mo, hindi mali din yung... Eh, paano ngayon pag nagkamali yung taong tituruan mo, mas malaki daw ang kasalanan mo? Oo, kasi sabi din Dublin. Sa Biblia yan eh. Ang sino mang magbawas, magdagdag, sabi doon, ituturing na pinakaaba sa langit. Eh. Mm-hmm. Pero yung magtuturo naman ng kalooban ng Panginoon at sabi doon, magiging katulad naman ng ano, ng bituin, sabi doon. Kaya yun, yan din ay paalaala din sa atin, ng mga kapatid. Yung paalaala kasi, alam mo, ang number one na kwan dyan, yung mga magulang, makulit, magpaalaala. Pero ma-realize din ng mga anak, pag sila maging nanay, si nanay, tama si tatay. Ako, nagpapasalamat ako, Brother Bay, kasi ang nanay at tatay ko, pinalaki kami sa palo eh. Kaya, maingat na maingat kami, lalo na pag sa paggalang, pag sa disiplina. Ngayon kasi, iba na yung ano, yung paraan ngayon ng ano, pagpapalaki ng mga... Hindi, may batas na kasi, pag pinalo mo, sumbong ka sa pulis. Eh, sa ibang bansa nga, kinukuha pa yung bata eh. Oh, eh, sasabihin, ilalayo pa sa'yo. Hindi ka pa pwedeng maging magulang. Ha? Kaya, salamat ano, tayo mga Pilipino pa rin. Mm-hmm. Kasi tayo pa rin, lumaki pa rin sa disiplina ng mga magulang. Oh, yun po ang isa sa pinaka maganda lang sa ating bayan, sa lahat ng mga kaugalian ng mga Pilipino.
Saka mga Pilipino, madali naman tumanggap ng ano eh, pagkakamali. Oo. Oo. Kaya tsaka pag may mga nagpapaalala pa sa'yo, matuwa ka. Mm. Kasi ibig sabihin, nagmamalasakit yun sa'yo. Pag hindi ka na pinaalalahanan, yeah. Ang ibig sabihin yan, bahala ka na sa buhay mo. Ayan. Okay, isang awitin muna ang handog namin sa inyo. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Salamat Panginoon, kilala mo ako.
sa Lord, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. At salamat po sa awitin pong iyan. At bago po tayo magpatuloy, para tumanggap ng inyo pong mga tawag, bigyan daan po muna natin ang ating pong Saturday Family Appointment with El Shaddai. Ito po ay sa araw po ng bukas. Gaganapin minsan pa sa Ambel Grounds, Ambel City, San Dionisio, Parañaque City. April 6, 2024. Ang oras po, alas 3 ng hapon hanggang sa pagpapatuloy. At simula po ng alas 3, ano po? Ang opening prayer ng MC, ang opening joyful praise, at ang host po natin ay ang PFCC ng Pampanga. Ayan. 3:30 po, meron tayong sharing. Alas 4 po naman ay joyful praise ng El Shaddai Gospel Music Ministry. 4:15, muli magkakaroon ng sharing. And then at 4:35 ay joyful praise ng Children's Choir. 4:50 naman po ang sama-samang panalangin ng Holy Rosary sa pamuna po nila Brother Nelson Enyorga at Sister Rose Berna Leonen. 5:10 po ay joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. Makakasama po ang El Shaddai Gospel Music Ministry. 5:30 po ang banal na misa. At ang ating pong mass celebrant ay ang ating pong butihing pari at ating spiritual director, Reverend Father Sunny De Claro. 6:30 to 6:45, joyful praise in preparation for the healing message. And at 6:45, ang ating sama-samang panalangin ng Lord's Prayer at Psalm 91. Susundan po yan ng Bless the Lord, El Shaddai, at opening prayer. At purihin at gayon din ang reading for the healing message. At ang 7 o'clock ng gabi, no, 7, ay ang healing message. Ayan po ay sa pamamagitan po nating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villarde. Mga MCs po, Brother Eduardo Traballo and Sister Mean Bolano. Okay. Okay, dadako na tayo sa atin pong nandun si ano? Si Brother. Ayan, nandun. Oh, may tawag na po ba tayo? Ayan, okay na. Meron. Hello! Po. Yes, hello. Sino po sila? Brother Benny. Brother Bai po. Brother Bai? Si Brother Bai to. Opo. Sino po sila? Po, Brother Bai. Good morning po. Sino po sila? Si Sister Belen po ng Pampanga. Abah, matindi. Sister Belen. Magpapatutulang po muna ako. Kasi po, sige. Isang beses po. Ilang araw na po masakit ang mga mata ko, namamaga. Parang lumalabo. Ngayon, parang wala akong nararamdaman na kagalingan. Ang ginawa ko po isang gabi, nanalangin ako kay Pa sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, wala naman pong ibang gagamot sa akin, kundi kayo. Sabi ko gano'n sa kanya. Umiyak po ako sa kanya. Umiyak ako nang umiyak sa kanya. Sabi ko, pagalingin na yung mga mata ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos po, sinabi ko sa kanya, naririnig naman po ninyo ako. Sabi ko gano'n sa kanya, kailan po magpaglagamot sa akin? Hindi kayo po magagamot ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Pagkatapos po, nung gabi nyo, umano na ako, umiga na ako, natulog na ako. Alam nyo, Brother Bai, pagkang gising ko, magaling na yung mga mata ko. Oh, tingnan mo. Wala na po. Pinagaling na ni Lord. Sabi ko po, ako salamat po. Luminaw po yung mga mata ko. Kasi po, nagluluwa pa rin eh noon. Tapos po, sabi ko gano'n, pinagaling na ni Lord ang mga mata ko. Sabi ko, Lord, salamat po. Sabi ko gano'n. Maraming salamat po. Nakakabait na Lord. Sabi ko. At yung po, anak ko, Brother Bai. Oo. Yung po nga ako si Babylon. May dinala daw po sa emergency. Nagpapalpitate daw po siya. Tapos po, inilabas namin po siya. Lord, kung lolobi ng Panginoon po. Pagalingin na rin po yung anak ko si Evangeline de Guzman. Evangeline? Maraming salamat po at yung mga anak ko, yung pamabayan. Lord, yung po kasing ano po, yung blood sugar ko, kung minsan po kasi mataas din eh. Kaya po, magiging normal na lang po yung blood sugar ko at saka po yung BP ko. Oh, sige ha. Salamat po. Yun lang po, brother. Okay, maraming salamat. At Panginoon, maraming salamat sa Himala na pinagkaloob mo kay Sister Belen. Yes, at yun rin po, pagpalain mo ang kanyang anak si Evangeline Evangelista. Ay, pagkalumbuksan niya ang kanya pong kagalingan, kalakasan, kung anong ginawa mo sa kanyang nanay,
iyan din gawin mo sa kanya, Panginoon, dahil wala namang talagang imposible, walang mahirap sa iyo, lahat ay magagawa mo. Kaya kami po'y nananalig at nanampalataya na ang lahat ng panalangin, Mr. Bilin, ay tinugon mo na. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay, kapatid. Maraming maraming salamat po. Palain kayo ng Panginoon. Okay. Salamat po. God bless po sa inyong dalawa niyo. God bless po. Tayo yung papatuloy. Mayroon pa tayong tawag. Hello. Hello po. Opo. Good morning po. Si Sister Josephine po ako. Opo, Sir Josephine. Ano pong may paglilingkod po namin? Papapray over ko lang po yung kapatid ko. Ano pong pangalan? Ang pangalan po niya is Marietta po. Marietta. Opo. Opo. Yun po kasing frozen shoulder. Kailangan na po ng therapy. Mm-hmm. Kaya nagpapa-therapy po siya. Mm-hmm. Yun po na maging successful po yung ano, yung pagte-therapy po sa kanya. Mm-hmm. Tapos po yung pong pangalan po niya is Louis Del Real. Louis Del Real, yung therapist niya? Hindi po. Yung pong boyfriend ng pamangking ko. Mm. Magte-take po siya kasi ng exam. Ah, okay. US Air Force po siya. Doon po siya mm-hmm. nakabig sa Amerika. Ah, okay. Mm. Nawalo, pasado po sa exam. Si Louis. Opo. Mm-hmm. Sige po. Yan lang po, brother. Sige po, si Sir Josephine, tayo po manalangin, ha? Opo. Para kay Marietta at kay Louis. Opo. Dalangin natin ano man ang kanilang mga pangangailangan na maging successful ang therapy at ganun din ang exam ni Louis. Inaangkin natin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus ang answered prayer in yes, Jesus' Lord. Name. Amen. Thank you po. Okay po. Salamat po. Salamat God bless. Po. Okay. Okay, mayroon pa ba? Ayan, wala okay. pa. Okay. Sama sa panalangin, si Brother Gillian Javier. Ayan. Ayan. Si Mami Lily Rimoto. Ayan. At saka yung iba pa natin. Mga... Meron dito humihingi ng panalangin. Good morning, brother. I'm Erlinda Overa. Pa-pray over po ako for good health. Total healing ko. I'm 73 years old today from Hagonoy, Bulacan, San Nicolas. Oh. Ganon din. Happy listening po, Brother Dennis, Brother Bai. Pasama po ang De Vera family dito sa Seattle. Pasama din po sa prayers ang tatay namin, si Herundio. Nawa makayanan po niya ang sobrang init sa Pinas. At huwag po siyang magkasakit. Nawa ingatan at gabayan po siya lagi ni Lord. Pakipray din po ang anak ko na si Michael. Nawa ingatan at samahan din po ni Lord. At nawa maibalik po na yung na-scam niya sa account niya. Pakipray din po ako lagi sa work. Gabayan ako lagi ni Lord at ingatan. God bless. Okay. Okay. Sister Melda Rivera. Sa panalangin yung ating mga kapatid, no? Si Brother Noy, Sister Margot. Oo. Sister Margot para sa... dagli ang pag-recover no sa kanyang health. Si sister, hindi ko nabanggit ka kaninang umaga. Ay, nakikinig pala sila ni Brother Jess Ordinio, sister ano, Michelle at saka si Brother John. Ah, yun, yung galing sa barko. Yung brother husband ni sister, sister ano, Michelle. Sister Michelle. Siyempre, sama na rin natin si Mor. At saka sinasama na natin sa panalangin yung atin pong mga kasamahan, si brother ano, si brother Art De La Cruz, Art De La Cruz, Romy Camacho, Camacho, Ed Ballesteros, Albert Celeste. Mayroon pang isa yung sa Rizal, sino yun? Si ano, si Deolito Delgado. Si brother Jun Angeles. Ayon, Jun Angeles. So sila rin po ay ano, nakikinig din yan. Oo. Yung biyanan ko, nakikinig lagi yung Nanay Unying. Hindi kami nagkita nung anniversary ng Imus eh. Nagano yata siya nung kanyang mata, no? Oo, nagpa, ano, patingin, pa gamot sa mata ng biyanan ko, no? Okay. Magna 90 na yan sa June. Oo. Ayun, kanina pala, yung ano, di rin nasama natin, yung mga Good Samaritan. Ayan, medyo na late ng ano si ano eh, si Sister Fe. Yamid, ayan. So, ayan, binabati namin. Sister Aloy Crisaldo Pereya din, kanina. Good day prayer po, Aloy Pereya at pamilya. Thank you. Okay, mamaya po, dyan po tayo sa Holy Family Church, dyan sa GMA Cavite. Sa bayan ng GMA. Oo, ang coordinator po dyan, si Nanay. Yung nanay ni Brother Jess Rodinio. Ayan, ako naman pupunta mamaya dyan sa May San Marino.
Oh, anniversary. Hindi. San Yan. Marino. Sa lugar nila, sister, may Ansawada yun eh. Ah. O, taga doon yan sila. Ayan, sa Pope Pius. Ano ba yung pinaka-address nun? Ayan. Ah, nakapunta Pope na ako dyan. St. John, ayan. Deep sa 23rd Marino. Paris, Phase 2, West Salawag, San Marino City, Dasmariñas, Cavite. Merong magandang daan na doon, Brother Bay. Oo. Yung ginawa nilang kalsada dyan lang sa may salitran. Tagus na doon na sa ano na, San Marino na. Matindi na. Oo. Marami ng kalsada ngayon sa Cavite. Ayan, may tawag niya ta. Hi, hello. Ayan. Hello. Okay. Hello. Yes. Hello, good morning po, Brother Bai. Good morning. Sino po sila? Si Sister Jen po. Sister Jen. Opo, pare-over ko po na ano, gumaling na po yung ubusipon namin. Ubusipon? Opo, may problema po kasi. Tsaka ano po, yung pandinig ko po sa tenga ko po, halinawa, gumaling na po, bumalik na po sa dati na lumakas po yung pandinig ko. Tsaka po yung ano po, yung anak ko pong panganay, matanggap na po dun sa trabaho ina-applyan niya po. Sino, sino pangalan, anak mo panganay? Apo, ano po, Abby Jane. Babae? Abby Jane po, opo. Tsaka yung pangalawa ko pong anak, halinawa po eh, mag-click po yung business namin na ano, na i-online ko po webinar. Halinawa po, legit po, hindi po ko lukuhin kasi maglalabas po kasi ako ng pera. Kahit maliit lang na puhunan. Halinawa po eh, hindi po ko lukuhin, magtagumpay po ko. At maging katawang ko po yung anak kong pangalawa na Harinawa ay mitiin po niyang makabalik uli sa pag-aaral kasi po ano, ano po kasi siya yung mahirap pasunurin, hariwahi po yun siya ng Panginoong El Shaddai na lagi sumama sa akin pagdadalo ng gawain at maging atuwang ko po siya sa pagbibisis namin. Tsaka yung bunso ko pong anak eh ano po, maging ligtas po siya sa pag-aaral niya pagpasok niya araw-araw at huwag po siyang mabrainwas ng mga kaklase po niya. Okay. Ilang po brother, kalusugan namin pong pamilya. Panginoon, narinig mo po ang dalangin ni Sister Jane. Ang pamilya niya na mayroong mga ubo, sipon, ipuin po sila, iunat niyo po Lord ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay upang sila iabutin. At si Abby Jane, pagpalaan mo rin kanyang business, hanap buhay nila Panginoon at ang kanilang kabuhayan, inaangkin po namin na ito'y maging maganda para sa kanila dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng guidance. Panginoon, inaangkin na po namin na itong lahat ng ito ay magiging mabunga sa kanilang kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige, Sister Jen, pagpalaan ka ni Lord. Amen. Ayan, okay. Meron pa tayong tawag? Wala na. Okay. Kasama natin sa panalangin sila Nanay Chayong, sila Nanay Cora, sila Doña Emma, ayan. Sila Sister Gina Castor at Brother June Castor, sila Sister Naida Pastor and family, kaila Sister Beda Tanchu, kila Ate Rona, Kuya Eli, ang family din ni Brother Lawrence, Sister Susan Mangila, sila Tatay Rene at sila Nanay Virgie, ang Divera at Gatdula family sa Seattle, at ganun din ang pamilya Nunez at Jimenez, nila Sister Malu at Brother Joey. Malakas ang radyo natin sa Gumaka, Quezon. Diba? Nandun si ano ah, si Kabayan. Juji, Bayaburda, Bayaburda. Mm-hmm. Yan, kamusta na lang sa lahat ng mga workers dyan. Kasi sa nung anniversary nila, ako ang pumunta dun eh. Uy, oo. May mga galing pa sa Hong Kong yun, yung mga workers. Mga taga Gumaka. Gumaka. Lucena, yan. Yan, pati nga ang kwan, may lugar sa Antique na narinig nila, yung malapit sa dagat. Oo, kasi pag malapit sa ano, malakas ang signal. Oo. Sama ko rin Sister Celine Realubit, sila Sister Ellie Salcedo Milet Bilacho. Yun! Nandun sa Mindoro pa Sister Milet, no? Oo, doon na yata naglalagi. Oo. Napapakinggan kaya tayo doon sa ano, sa Mindoro. Oo. Ayun. Tapos sinasama ko rin sa panalangin siyempre yung ating mga kasamahan sa gawain si Brother Chris Muntad, no, si Brother Gisrudinho, at yan din po ang ating kapatid na si Sam Nisalceno.
Ah, oh. Yung anak, inaanak ko rin yung anak niya. Ah, si ano? Charles. Si Charles. Oh, at si yan po sa ating mga kapatid sa Taguig. Kala nyo, nakalimutan ko na kayo, ha? Oh, si Sister... Cynthia. Cynthia. Maricel. Maricel. Si Rose Aguila. Mamatindi yan. Si Tina Gulia. Aba? Wilma Alma Wenceslao. Yung Sister Perosiba, nandun ba? Precis sa Bulacan. Ay, sa Santolan. Oo. Nakikinig na ngayon. Nakikinig na lang. Oo. Kamusta po? Kamusta kayo dyan, no? At siyempre, si Nitz Gonzaga. Mga magkatropa-tropa yan eh. Si Ati Nitz. Oo. Siyempre, si Nanay Tracing, kahit wala tayo dyan. Uy, ako, nag-birthday nga pala si ano, ha? Asawa ni Brother Arman, si Tilolit. Kailan? Ito lang, nakaraang linggo lang. Kaya pala, bihis na bihis nung Sabado nakita ko, ha? Oo, happy birthday. Kahit hindi kami nakatikim ng cake. Oo. Ayan. Okay, at siyempre, sama natin, Brother Bay, ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Vilande, Sister Belen, kay Kong Michael at sa buong Velarde family. Ayan, sama po sa panalangin. At syempre, yung family po ni Brother Bai, ang family ni Brother Loreto Mancho, ganun ang family ko. Kaya na Brother Rafi de los Reyes at si Manang Joji, kila Ate Bel at kila Ate Connie na nandyan kasama natin din. Sa lahat ng mga staffs, mga volunteers, lahat ng ating mga kasamang naglilingkod po sa Panginoon. Ang maraming Diyos, maraming salamat pong muli sa biyaya, Panginoon, ang programa. At ganun din, O Diyos, ay yung mga paalaala sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga ito ay magbigay sa amin ng magandang mga habits, mabubuting mga habits o kasanayan na lalong maglalapit sa amin sa inyo. Salamat po at sa inyo po aming ibinabalik po ang lahat ng parangal, papuri at pasasalamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. At nagpapaalam na po sa inyo, ito po ang inyong nakasama sa loob ng isang oras, 11 to 12 ng Kawikan Prayer Council. Ito po ang inyong Uto Digsoon ka-prayer partner, Brother Bai Gonzales, nagsasabi sa inyo, God bless. Ayan, Sister Beth Laruan na pala at saka si Nanay Linda Chang, sama din natin. Ano? Brother Loreto Mancho, maraming salamat sa ating technical side. Brother Dennis Frias naman po, na laging nagsasabing, lagi po tayong mabuhay sa biyaya niya.